Good day, bravest dreamers. My name is Kenichi Enda, and I'm going to share to you about law of leverage. Okay, so what is law of leverage? From the root word itself, lever. Okay, lever. Yeah. It simply means doing less for more. Or in short, mas napapadali natin yung mga may hirap na bagay sa kaunting effort. Just like this scenario, let me show you. Pareho sila ng batong bubuhatin. Okay, so pareho ng bigat and pareho ng layo kung saan nila kailangan dalhin yung bato from point A to point B. You can use your own power. You can use your own skills. In short, kaya mo ikaw mag-isa, which is definitely magagawa mo rin naman na ikaw mag-isa na madala tong malaking bato na to papunta dito. So, mano-mano mo siyang bubuhatin. So, ibig sabihin, mapapagod ka, mapupuyat ka, maubos yung resources mo and also time. Okay, so bottom line, napuntahan mo pa rin yung gusto mong puntahan, nadala mo pa rin yung bato na kailangan mong dalhin. And the best example of leverage is the second picture. The second picture represents the same stone. Pareho lang ng bigat, pareho sila ng panggagalingan, pareho sila ng pupuntahan. Ang ginawa lang ito ni letter B, meron siyang lever. Yung lever, ang pinaka-lever niya dito is yung trolley. So, yung lever pala, et isa tong bagay na makakatulong sa atin. It's just like a system or it's a tool. So, si letter B, meron siyang tool na ginamit. So, definitely, makikita rin sila sa point B. In short, makikita rin sila sa pupuntahan nila. Pero, 100% sure, mas mabilis makakarating si letter B, mas makakatipid ng oras si letter B, mas hindi mapapagod si letter B, and of course, syempre yung resources, mas makakatipid. Bakit? Kasi mabilis niya lang madadala yung bato na yun. And this is how leverage is explained. Pinapadali natin yung isang bagay. And ang maganda dito, JC Premier is our leverage to our dreams. Okay, for example, parang example nito, itong malaking bato na to, ito yung ginagawa natin everyday, ito yung pangarap natin. Okay? So definitely, sa ginagawa mo everyday, for example, nagtatrabaho ka, walang masama sa pagtatrabaho, galing po ako dyan, wala rin naman sama sa pagta-traditional business, meron din po ang traditional business. Pero kung aasa lang ako dun sa bagay na ginagawa ko, medyo matatagalan ako makapunta dito sa gusto kong mangyari. For example, nung employee ako, yung salary ko, fixed talaga siya, and yung expenses ko, fixed din. So, in reality, halos walang natitira sa akin. Kung meron man, sobrang onti. Kung yung onti na yon ipunin ko para mabiling pangarap ko, it's almost impossible for me to get my dreams. Kasi ang katumbas ng pangarap natin is yung oras eh. Kung 20 ako mag-start ngayon, tapos magtatrabaho ako, kahit i-multiply natin yung sahod natin and minus savings, ang mangyayari niyan, ang hirap pa rin natin maipon yung gusto nating mabili. Pero definitely, makukuha mo rin. I'll give you an example. For example, ang pangarap mo na lang, lagay na lang natin sa figures para mas madali, is 10 million. 10 million worth of dreams. Mga material na bagay. Like, for example, bahay, kotse, travel, savings, business, eskwelaan ng mga anak mo. So, i-summarize natin na 10 million pesos. And, for example naman, ang salary mo, sabihin na natin, nasa 30,000 pesos. Okay? Siyempre, may expenses ka. Hindi mo naman lahat matatabi to para sa pangarap mo. For example na lang, nakakapagtabi ka ng 10,000 pesos per month, savings, okay? I-times natin yan ng 1 year, so 12 months, edi meron kang 120,000 pesos yearly. Can you just imagine, times mo yan ng 10 years, edi meron kang savings na 1.2 million. So, kunyari, nag-start ako magtrabaho at the age of 20 years old. Okay? So, plus 10 years, magiging 30 years old na ako. So, plus another 10 years, 40 na ako. So, another 1.2 million, meron na akong 2.4. So, another 10 years, edi 50 years old na ako, another 1.2 million yan. So, assuming lang, 20 ako, I've worked for 50 years,
edi magiging total ko is 70 years old na ako this time para makapunta ako dito sa point B. Okay? Pakita ko sa iyo ha. 1.2 million 10 years, 1.2 million 10 years, 1.2 million 10 years, another 1.2 million and another 1.2 million. So total of 1 2 3 4 5 for 50 years to. For 50 years ito yung naging savings mo. Lumalabas you have 6 million. Ang tanong dito, nakuha mo ba yung pangarap mo? Kulang pa nga eh. Assuming na lang, sige, tinipid mo na lang yung gusto mo makuha. Yung kotse, binawasan mo. Yung bahay, binawasan mo rin. But end of the day, hindi mo rin siya na-enjoy. Ask me why. It is because 70 years old ka na that time. Ano ba yung leverage? Pakita ko sa'yo. Etong trolley na to, sa yung parang it symbolizes JC Premier. Okay? Kasi pinag-uusapan natin leverage. Sa JC, is it possible for you to earn 100,000 per month? Of course! Marami sa atin nag 100,000 per week. Yung iba nga, 500,000 per month. Yung iba, even 1 million per month. No? So definitely, earning 100,000 per month is very doable in JC Premier. Okay, let me give you an example. Assuming you're earning 100,000 per month, okay, sa JC. Times natin ng 1 year, edi ibig sabihin meron kang earnings na 1.2 million. If you're going to multiply this in 10 years, edi meron kang 12 million. Can you just imagine, same timeline, same target, 10 million din? Dahil si letter B, okay, dahil si letter B, meron siyang ginamit na leverage, mas napabilis niya makuha. Anong pinakamaganda dito, assuming din, he started at the age of 20. Ito si 20 years old. After 10 years, he's already 30 years old. Pero, yung kikitain ni letter A for 50 years is kinita na ni letter B for 10 years only. Kaya nangyari yon, hindi ba galing si letter B? Hindi mas masipag. Definitely, mas masipag si letter A. Nagkataon lang talaga si letter B gumamit ng leverage. At ang pinaka-lever niya is yung JC Premier. Balik tayo dito. 100,000 per month ang earnings mo times that is 1 year, you will be able to have 1.2 million a year. Times mo yun ng 10 years, you will be able to have 12 million pesos. So in short, kung may pangarap si letter B na parang 10 million din, bahay, kotse, condo, travel, definitely nakuha niya na yun. Pero ang pinakamasarap dito, hindi yung pera. Ang pinakamasarap dito, nakuha niya at the early age of 30 years old. So, bakit nangyari yon? It is because, again, meron tayong leverage. And that's how we explain leverage.